mga kadagat, cancel muna yung unang plano, plan A, plan B tayo, plan B, kasi nga madilim, dagim. Kung nakarang araw kasi mga kadagat, maulan, ngayon lang namin na tracer kasi ngayon lang nagka medyo gumanda-ganda ang panahon. Ay, maaraw nga, mainit. What's up guys? Good morning. Guys, ngayong araw, punta tayo doon sa bukid kasi may isang punton doon na titreserin. Nag-aalalay lang kami sa panahon kasi nga tag-ulan na ngayon. Tag-ulan na dito. Kaya ngayon, medyo maganda ang panahon. Pupunta tayo ngayon mag-tracer. Tutulong na rin ako kasi kulang sila sa tao eh. Tapos pagkatapos sa ating mag-tracer, punta naman tayo sa dagat. Manghuli tayo ng hipon. Gamit natin ay salakab. Kaya mga kadagat, samahan nyo ako. Kita kits. Magbibis lang ako mga kadagat. Mga kadagat, cancel muna yung unang plano. Plan A. Plan B tayo, plan B. Kasi nga, madilim, dagim. Mukhang ibabagsak na naman ang ulan. Desisyon namin na kami ay uuwi na muna. Ay! Uwi muna para tsaka pati itong makina. May problema kaya uuwi muna namin kakalasin. Natulo ang gasolina. Kaya proceed tayo sa plan B. Madilim eh. Mabasa lang ang palay kapag trinacer. Ayusin muna yung makina. Tapos nun, pag medyo maayos na ulit mamaya, baka mamaya ituloy yung pag-tracer.
Sa wakas mga kadagat, tapos na kami. Tapos ng isang buntun. Susunod na uli. Yan, tatabi na namin yung makina doon sa ano, sa dampa ng tatay, kasi sa susunod na ano, pag may titrisirin na uli, medyo malapit-lapit na yung pagkuha. Patatapos lang namin mga kadagat. Sa subukan naman natin mamaya mga kadagat, tatawid kami. Ano? Tawid kami ng tulay. Pagitaas ito mga kadagat, subukan natin ngayong araw din. Manguhuli tayo ng ipon. Gamitin natin yung ano ay salakab. Kasi malakas ang hangin, nilabuan dagat. Magandang manak ngayon. Man salakab pala. Dalawang klase kasi yun, salakab at saka sakag. Magandang ngayon mag salakab kasi labo. Dahing mahuhuli. Tinatakal na lang nila. Tatabi na lang namin itong body. Itong paa. Tapos ay tinatakal nila. Titingnan natin kung makakailang baldi yun. Medyo basa ang palay kasi ilang araw na yung naka ano dun eh. Ilang araw nang nakabuntun. Itong nakarang araw kasi mga kadagat, maulan. Eh ngayon lang namin na tracer kasi ngayon lang nagka medyo gumanda-ganda ang panahon. Ay mga araw nga. Mainit. Ayan mga kadagat, nandito na kami sa dampa ng tatay. Dalawa yung dampa ng tatay dito at saka doon sa Ilaya. Eh dito inilagay, pero kaya dito inilagay medyo malapit-lapit pag may kasunod ang titrisirin. Dito na namin nilagay, tinabunan namin ng yero. Nandito din yung ibang gamit ng tatay, ito yung ano, transmission ng tatay. Balik na tayo mga kadagat, titingnan natin kung ilan ang nakailang balde yung isang buntun na yun. Pero sa tingin ko maano lang yun, kakunti yun, maliit eh. Maliit lang. Kaya pinagtulungan na namin kami ng nag-tracer. Kami ng mag-aama. Tapos ay tinulungan din kami ng pinsanin ko. Yung pinsan namin nandun. Kaya kami lang nag-tracer. Maliit lang naman yung kukunti. Kaya tingnan natin mga kadagat kung makakailang balde. What's up guys? Magandang hapon sa inyo. Magandang araw. Ngayon nga pala mga kadagat, diba sinabi ko sa inyo kanina na pupunta tayong dagat. Pero pasensya na kayo kasi may kinailangan akong gawin na importante yun eh. Kasi yung naalala ko, yun nga palang alaga akong motor mga kadagat. Expert ng restro niya. Kaya ngayon pahapon, hindi ako natuloy pumunta ng dagat. Ang ginawa ko, kailangan kasing may tanggalin at saka kailangan may ibalik din sa dating pyesa ng motor para syempre kailangan din nating i-condition ng maayos para hindi tayo bumagsak sa restro kasi isa ding balance sa atin eh. Kaya hindi ako nakatuloy sa pagpunta ng dagat. Pero sa susunod na video mga kadagat, gagawin na natin. Total naman ngayong araw, ngayong panahong ito, siguro mga 1 week, 1 linggo siguro. Wala pang anihin kasi hindi pa hinog yung ibang palay kaya wala pang anihin ngayon. Kaya back to dagat muna tayo mga kadagat. Gagawin natin yung salakab na panghuli ng ano ng hipon. Pero sa ngayon mga kadagat, yun nga pala ang produkto natin, yung inani natin kanina, dinideliver na. Hinihintay na lang natin kung magkano. Yun nga pala ang naani natin mga kadagat kanina. Ano eh, 49 balde. May kakunti kasi ano lang yun, 2 pitak lang yun. Hindi kasi nagsabay-sabay ang pagtubo ng palay, kaya hindi lahat na ani. 2 pitak lang yun. Yun yung inaalagaan ng tatay, yun. Ng, ano. Tapos siguro mga 1 linggo yun, pwede na yun. Yung lahat na kasamahan ng inani natin ngayon, pwede nang anihin sa susunod. Kaya medyo kakunti ngayon po, 49 balde lang. Kaya hintayin natin mga kadagat kung magkanong kinita natin. Dinideliver na ngayon, dinala ng tatay at saka nanay kasi may pupuntan pa rin sila. Kita kasi lang tayo mamaya mga kadagat, i-update ko kayo kung nakamagkano tayo. Mickey is
Mga kadagat, nandito na sila. Dumating yung ano. Pero ngayon, hindi natin malalaman kung nakamagkaan tayo. Kasi nga sinabi ko sa inyo na hindi pa tapos sa anihin lahat. Kaya ngayon, mangyayari sa susunod na lang ulit kasi hindi pa tapos eh. Pag natapos na yun, tsaka lang natin malalaman kung nakamagkaano tayo. Alam ko ang pinagbentahan nung palay, yung produkto nating pinadala ngayon, nasa 5,200. Pero sa ngayon, hindi mo nahahatiin yun kasi nga, hindi pa tapos. Kaya kailangan sabay-sabay na. Ang kilo nga pala mga kadagat ng palay ngayon, napakababa sobra. 13 pesos lang kada kilo. Kaya okay lang. Kasi ganun talaga. Medyo masama ang panahon ngayon. Kasi dito sa amin, dalawang beses mag-ani. Panahon at saka panag-araw. Panahon at panag-araw. Kulit nung pamangking ko. Panahon at panag-araw mga kadagat. Eh ngayon, napatama tayo sa panahon. Kaya medyo mababa ang presyo ng palay. Kasi laging umuulan, maulan. Eh nababasa. Kaya kita-kitsa lang tayo mga kadagat sa next vlogs ko. Salamat sa inyo. Shout out sa inyo lahat. Salamat. Ingat.